After 3 years of use sa ating Yamaha Zero with 9,000 odo, tignan natin yung kanyang odometer. Yan, 9,126. 3 years na ang ating Yamaha Zero, tignan natin yung kanyang gulong. Ito na yung itsura ng kanyang stock tire at 9,000 kilometers. Pudpud na siya. Papalitan na natin ito. Nakabili na ako ng ipapalit natin. Pero hindi na tubeless. Tube type na yung ating ipapalit. Tapos yung kanyang rear brake pad, nagpalit na din tayo. Hindi na yan stock. Ito naman yung disc brake, stock pa rin yan. Tignan natin. Yung pinalitan lang natin dito, yung kanyang battery at yung pads niya, both front and rear. Tapos ito yung kanyang harap na gulong. Stock pa rin yan at 9,000 kilometers. Pudpud na siya, harap at likod. Yan mga kasiro. Papalitan na natin yan. Tapos ito yung disc brake sa harap. Stock pa rin yan. Yung model ng ating Yamaha Zero ay 2019 model. Itong chain naman ng ating Yamaha Zero ay stock pa rin. Tapos yung sprocket niya, yung stock pa rin. Malapit na itong palitan. Pero okay pa siya. Tignan natin. Makapal pa yung mga ngipin niya. Yung kanyang monoshock ay wala pa rin leak at 9,000 kilometers. Yan o. Hindi pa maingay yung busing niya. Pag maingay na, tsaka natin palitan. Ngayon naman mga kasiro, dinggin natin yung tunog ng kanyang makina. Ito yung tunog ng kanyang makina. Para sa akin, tahimik pa ito. Nag-change oil lang yung mga maintenance natin, preventive maintenance na ginagawa. Yan mga kasiro. Yan yung tunog ng 9,000 kilometer zero. Yung susunod na video ko dito ay yung naipatak kong top speed. Pakipanood na lang hanggang sa huli. Maraming salamat. Andito tayo ngayon sa bayan ng San Fernando La Union. Dito tayo magta-try ng ating top speed dito sa bagong bypass road ng La Union. Try natin dito dahil yung last time na yung first video natin na top speed ng ating Zero ay doon tayo sa provincial road. Kumbaga mas maganda ditong magpatakbo kasi kakaunti lang yung mga sasakyan at mas malawak yung daan. So mga kasiro, i-try natin dito sa part na may medyo backyard. Tignan natin yung may patak natin na top speed. So yung unang top speed natin mga kasiro ay 113 kilometers per hour. Diretso lang tayo, tas try natin ulit. Kung mapapansin nyo pala mga kasiro, kakaunti pa lang yung sasakyan dito na dumadaan kasi hindi pa totally open ang daan na ito. Bagong bypass road dito na ginagawa dito sa La Union, pero hindi pa ino-open kasi hindi pa ito nag-connect doon sa point to point niya. Sa mga nagbabalak pala na kumuha ng dual sports bike, meron na yung WR155, CRF150, pero para sa akin highly recommended pa rin itong Yamaha Zero 250 kasi simple lang yung kanyang makina, walang radiator, walang madaming mini-maintain.
Yung Honda CRF 150 pala, wala ding radiator. Kaya maganda din yung pang all-purpose na pwedeng pang service tsaka pwedeng pang trip. Lalpasan lang natin itong pababa na banda. Doon tayo sa baba mag-try ulit ng top speed para hindi maka-apekto sa ating top speed na itatry. Try na natin itong second try kung ilan yung may patak natin na top speed. Yung second try natin mga ka-zero is 130. I-try pa natin isa pa dahil approaching na tayo sa crossing ng San Juan San Gabriel area. So yun na mga kasiro yung ating last try, which is 127 kilometers per hour. Para sa akin, ito na yung pinakamataas na top speed na naipatak ko dito sa aking Yamaha Zero. Dati-rati pag bumabiyahe ako, naipapatak ko talaga siya sa 125. Pero itong araw lang na ito na natry ko na mag 130, sakto naman na nakuha natin, na i-video natin dito sa ating vlog. Kaya ito na yung pinaka mataas na top speed na naipatak ko. At saka sa mga napapanood natin sa Facebook o sa YouTube, wala pa akong nakita na nakapag-try ng 130 km per hour na Yamaha Zero sa stock na setup ng Yamaha Zero 250. Hanggang dito na lang mga ka-zero. This is June the Bull 45. Maraming salamat.